Hello at welcome sa Juice TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ang pamagat ng palabas natin ngayon ay pinamagatang My Teacher, My Obsession. Isang janitor ang katatapos lang ng duty at pauwi na ay nakarinig ng hiyaw galing sa isang classroom. Pinuntahan niya ang ingay at nakita ang isang estudyanteng takot na nakaupo sa sahig. Sinabi niya rito na hihingi siya ng tulong. Habang nagmamadali sa paglalakad sa hallway, isa pang estudyante ang sinalubong siya at nagsabing tumakbo na siya. Balik sa nakaraan, kasabay ni Chris ang anak na si Riley papasok ng school. Sa loob ng campus, pinipitsura ni Kyla ang mga estudyante at teacher para sa gagawing yearbook. Nakuha ng atensyon niya si Chris na bagong English teacher. Napansin siya ni Trisha at nagsabi ito sa kanya na kaya niyang maging jowa ang bagong teacher sa loob ng 2 araw. Sa loob ng classroom, laglag panty ang halos lahat ng estudyanteng babae sa bagong English teacher. Matapos ng klase, di na nag-aksaya pa ng oras si Trisha at tila gustong magpa-change oil sa teacher. Samantalang si Kyla naman ay nagpunta sa computer room. Nagpakilala siya sa nakitang estudyante sa loob na nagngangalang Riley. Nalaman niya na anak ito ng English teacher niya na si Chris. Binanggit ni Kyla na baka pwedeng mag-study session sa bahay nila. Nakita niya itong oportunidad para mapalapit siya sa ama ni Riley na teacher niya. Matapos nito, sikreto niyang kinuhanan pa ng picture ang teacher na papauwi. Pag-uwi sa bahay, napansin niya ang ina na si Jess na inihahanda ang sarili para sa nalalapit na date sa isang lalaki. Kakahiga niya lang sa kama, na panaginipan niyang sinisisid siya ng teacher. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Riley. Nalaman niyang divorce na ang ama nito dahil nanlalaki ang ina niya kaya't lumipat sila ng tirahan. Sinabi naman ni Kyla na iniwan sila ng ama niya noong 6 years old pa siya. Nang mag-CR si Riley, agad na pinuntahan ni Kyla ang kwarto ng ama nito at nag-imagine na katabi niya ito. Sa klase, umiral na naman ang katusuhan ni Trisha at nagpabebe sa teacher. Bilang professional, di niya pinansin ito at nagpatuloy sa pagtuturo. Pagkatapos ng klase, nakipagkaibigan si Trisha kay Riley. Nagselos naman si Kyla nang makitang magkasama ang dalawa kaya't siniraan niya si Trisha sa pagsasabing di maganda ang impluensya nito at nahuhumaling ito sa ama niya. Paliwanag ni Kyla, may record si Trisha na pinatulan ang history teacher noong nakaraang taon kaya't nasuspinde ito ng 1 taon. Kinahapunan, tinawagan ni Kyla si Riley at nalaman niyang magdedebo na ito. Nagsuggest siya na mag-celebrate sa bahay nila at tutulong siya sa pag-aayos ng venue. Tapos ay isiningit niya ang pagtatanong tungkol sa teacher, kung pumapatulba ito sa mga estudyanteng lumalandi sa kanya. Sinabi ni Riley na hindi katulad ng ibang lalaki ang ama. Ilang saglit pa, dumating ang kadate ng ina niya na walang iba kung hindi ang teacher na kinahuhumalingan niya. Nainggit siya sa paghaharutan ng ina at teacher, kaya't sinabutahin niya ang moment ng dalawa. Dahil sa nobesang damit, napilitan si Chris na magpalipas ng gabi sa bahay nila. Di maalis ang tingin ng dalaga sa teacher habang nagkikwentuhan sa hapag kainan pero di niya kayang tagalan ang matatamis na tinginan ng dalawa kaya't bumalik na lang siya sa kwarto niya. Alam niyang mapupunta sa talpakan ang nangyayari sa dalawa, gumawa siya ng eksena kung saan sinabi niyang may nakatingin sa kanya sa kwarto at nagkunwaring natatakot para di matuloy ang talpakan. Nabanggit ni Chris na okay lang siyang mag-overnight doon dahil nasa walwalan ang anak kasama si Trisha at madaling araw na uuwi. Kinaumagahan, sinabi ni Chris kay Kyla na sumabay na papasok sa school. Dinaanan muna nila si Riley. Habang naghahantay, nagparinig si Kyla sa teacher na malaki na siya at pwede niya nang gawin ang gusto niya sa buhay. Maya-maya lang ay sumakay na si Riley tapos ay dumiretso na sila ng school. Sa loob ng dark room, kinumpronte ni Kyla si Riley tungkol sa pagsama niya kay Trisha. Sinabi nito na ginagamit lang siya ni Trisha para mapalapit sa ama niya. Gayunpaman, nalaman ni Riley kay Trisha na si Kyla ang nagpatuknak sa history teacher at hindi siya. Nagalit si Kyla at sinabing paniwalaan ang gusto niyang paniwalaan. Makalipas ng ilang oras, hinarap niya si Trisha at binalaan na layuan si Riley kung ayaw niyang mabura sa mundo. Di nagpatinag ang palaban na si Trisha sa pananakot ni Kyla. Kinagabihan, pinitsura ni Kyla ang sarili, picture na worry mo'y nang aakit. Kinabukasan, pagbukas ni Kyla ng locker niya, nagulantang siya na puno ito ng mga picture na kinuha niya nung gabi. Dumiretso siya sa teacher para isumbong ang insidente. Sinigurado ni Chris na hahanapin niya ang gumawa nito. Sinabi naman ng ina niya na dapat ay mag-imbestiga ang school ngunit sinabi ni Kyla na hayaan na lang ito. Walang nakakaalam na gawa-gawa niya lang ito para makakuha ng simpatsya sa lahat. Matapos ng insidente, nagkabati si na Kyla at Riley. Umamin si Kyla na siya nga ang tinuknak ng history teacher dahil nabola siya nito. Isang gabi, nagbabasta ang ina ni Kyla para sa date nila ni Chris.
Habang nasa CR si Chris, pinakialaman ni Kyla ang phone nito at nakita ang isang text message galing kay Trisha. Matapos mabasa ng ina niya ito, inakusahan nito ang partner ng pananamantala bilang guro. Galit na sinabi ni Jess na, "Get out of my house. I don't need a parasite." Pakiramdam ni Kyla ay nabunutan siya ng tinik dahil tinaboy na ng ina niya ang teacher. Sinundan ni Kyla ang teacher na nakaupo sa loob ng truck at nag-iisip kung kanino talaga nang galing ang text message. Tinabihan siya ni Kyla sa loob ng truck at sinimulang akitin ito. Parang sariwang isda itong naghahanap ng matigas na yelo. Wala nang nagawa ang teacher ng kumandang si Nene at mapusok na hinalikan siya. Niting tagumpay si Kyla sa nagawa niya. Di nila alam na si Kyla ang nagpadala ng text message na nagpanggap na Trisha. Sumunod na araw, wala sa sarili si Teacher Chris. Patuloy ang papansin ni Trisha sa guro pero inistorbo sila ni Kyla na ikinainis naman ni Trisha. Samantala, inimbitahan si Trisha ng mga pulis dahil natagpuan ang sirang phone na ginamit sa pag-text kay Chris at mga larawan sa locker niya. Kinagabihan, pumunta si Kyla sa birthday party ni Riley at ibinigay ang regalo niya, tapos ay dumiretso agad sa kwarto ng teacher para akitin ito. Pinipigilan ni Chris ang pang-aakit ng estudyante. Ngunit, matagal-tagal na rin di nakakasibak ng kahoy si Chris kaya't sa huli ay bumigay na rin ito. Ilang saglit pa, pagpasok ni Riley, nagulat ito sa nakita. Nagalit siya nang makita niya na may sibakang nangyayari sa pagitan ng ama at ng kaibigan. Agad siyang tumakbo palayo, pinigilan siya ng ama ngunit patuloy na lumayo. Nagpa siya ang ama na sundan ang anak pero pinigilan siya ni Kyla. Gumawa na naman ng kwento ang dalaga na luloong sa alak si Riley. Nadismayaman ang ama, patuloy niyang hinanap ang anak. Kinaumagahan, sinabi ni Riley sa ina ni Kyla ang lahat ng nangyari nung gabi ng kaarawan niya. Sa school, sinubukang makipag-ayos ng ama ngunit nilalayuan siya ng anak. Pagkatapos ng klase, hinarap ng ina ni Kyla ang teacher at sinampal ito. Sinabihan nito ang anak na kuhanin ang gamit at sabay silang umuwi na. Sinabi ni Kyla na nasa hustong edad na siya at nagmamahalan sila ng teacher niya. Hinarap ng anak ang ama at gustong malaman kung bakit niya nagawang patulan ang estudyante. Humingi ng tawad ang ama sa nagawang kasalanan at nangakong di na muling makikipagkita kay Kyla. Naramdaman ng anak ang pagsasabi ng tapat ng ama kaya't pinatawad niya ito. Kinabukasan, tinawagan ni Kyla si Trisha para magkita sila. Nalaman ni Trisha na si Kyla ang may kagagawan ng mga binintang sa kanya. Sinabi ni Kyla na sa kanya lang si Chris. Walang ano-ano'y sinaktan ni Kyla ang sarili, nagawa niya ring baliin ang mga daliri para ma-frame up si Trisha. Kasabay nito ang pagdating ng mag-ama. Humingi ng tulong si Kyla at nagsabing inatake siya ni Trisha. Maya-maya lang ay inaresto na naman si Trisha ng mga pulis, samantalang si Kyla naman ay dinala sa ospital. Pumunta ang mag-ama sa ospital. Sinabi ni Riley na pumunta siya para magpasalamat at natauhan na ang ama niya. Sinabi rin ni Riley na hindi na rin sila makikipagkita sa kanya. Ngunit nakiusap pa ito na kumuha ng picture ng volleyball playoff game para sa yearbook dahil may injury pa siya. Tinanggap naman ni Riley ang pakiusap pero gagawin niya ito para sa team. Nakiusap pa ito na baka pwedeng makausap ang ama niya sa huling pagkakataon para magpaalam. Sinabi ni Kyla kay Chris na sa wakas ay wala na ang karibal niyang si Trisha kaya't pwede na silang magsama. Ngunit sinabi ni Chris na walang sila at di naging sila kaya't huwag na siyang umasa. Sobra na ang obsesyon ni Kyla sa guro at gusto nitong maging matatag ang relasyon nilang dalawa. Sinabi ni Kyla kay Chris na hindi na siya makakawala dahil araw-araw silang magkikita sa klase niya. Dahil dito, nagpa siya si Chris na mag-resign sa kanyang trabaho para makalayo sa kanya. Sinabi nitong kukuhanin niya lang ang gamit sa school at lalayo na silang mag-ama. Lingid sa kaalaman ni Chris, sinundan siya ni Kyla sa school dala-dala ang scalpel. Una niyang nakita si Riley sa hallway, pinatay niya ang ilaw tapos ay sinaksak si Riley sa tiyan. Sinabi nito sa kaibigan na iisa lang sa kanila ang matitira sa buhay ni Chris. Tapos ay tinungo ang kwarto ng teacher. Hinostage nito ang teacher gamit ang scalpel. Sinabi niya rito na silang dalawa ang pinagtagpo ng tadhana at wala nang iba. Samantala, buhay pa si Riley na sinusubukang makakuha ng tulong. Nagawa ni Chris na maitulak si Kyla pero nasipa siya ng dalaga sa kwek-kwek niya. Nawalan siya ng balanse at tumama ang ulo sa kanto ng lamesa kaya't nawalan siya ng malay. Narinig ng janitor ang ingay kaya't tinungo nito ang classroom. Natagpuan nito si Kyla na nakaupo sa sahig at takot na takot, naghanap agad siya ng tulong. Habang nagmamadali ang janitor, nasalubong niya si Riley na nagsabing tumakbo na siya. Gayunpaman, kasunod niya lang si Kyla na inabutan at hiniwa ang leeg niya, tumakbo si Riley ngunit inabutan siya ni Kyla, parehas silang natumba at nagpambuno, nagawang makawala ni Riley at patuloy na tumakbo palayo. Inabutan siya ni Kyla sa darkroom, sa huli ay napatumba niya ito at ipinalo ang kamera sa ulo nito. Parehas na dinala sina Kyla at Riley sa magkaibang ambulansya. Nangangamba pa rin si Riley lalo pa nang makitang buhay pa pala si Kyla.
Makalipas ng ilang buwan, lumipat na sina Chris at Riley sa ibang lugar at nagsimulang magturo muli ni Chris. Habang si Riley naman ay excited sa kanyang unang araw sa college. Gayunpaman, habang papaalis si Riley ng bahay, may taong nakasuot ng hood ang nakatingin sa kanyang pag-alis. Ibig sabihin, maaaring nasundan sila ni Kyla na patuloy pa rin ang pagkahumaling sa teacher.